according to the Spirit of holiness, through resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Through him, we have received the grace of apostleship to bring about the obedience of faith. For the sake of his name among all the Gentiles, among whom are you also, who are called to belong to Jesus Christ, to all the beloved of God in Rome, called to be holy. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Son, and they shall name him Emmanuel. Alleluia! 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga, sino po sa inyo ang nagsisimbang gabi, taas po ang kamay, bangag ho ba kayo ngayon? Kaya pa po. There are 9 reasons why we are celebrating. On the 9th is because I believe that each one of you have already received yung Christmas bonus. Tama ho ba? Sino po hindi pa natanggap ng Christmas bonus? Ayan. Very good. Intayin nyo lang po next year. 8th reason is because marami pa pong Christmas party kayo inatinan. Tama ho ba? And still counting. Ingat ho kayo. Pagdating po ng January, February, doon po nag-rest back yan. Maraming namamatay sa January at February. Cholesterol, diabetes. Yan po yung accumulation ng food, sugar, fats na kinain ng November at December. Father, nananakot ka. Real talk lang. Punta kayo ng sementeryo. Tignan niyo po yung lapida. Kadalasan ng kamatayan, January at February. Ingat po kayo. Paalala po ito sa inyong kalusugan. 7th reason is because na-prepare niyo na po ang inyong bilen. Tama ho ba? Christmas tree, Christmas decors, at wala nang time pang mag-prepare. 6th reason is because lahat po ng Christmas gifts naka-ready na. Ready na ho ba ang inyong ampaw? Apo, yung ampaw kulay pula. Ang laman, 50 pesos. Okay na yon. Pwede rin 20. Basta may maabot, may maibigay. Huwag po kayo magtatago sa ninong at ninang niyo po, sa inaanak niyo po. Pakitignan pong inyong katabi. Pakitanong sa kanya, nasa na gift ko?
Nandiyan na ba? Wala pa. 24 pa yung bubuksan. Pangilan na po ako. Pang number 5. Sana po sa number 5, na-prepare niyo na po ang inyong sarili sa spiritual retreat, recollection, sa inyo pong confession during this Advent season. Talagang kinakailangan po na i-prepare na yung ating sarili for the coming of the Lord because that is only a commemoration. The birth of Jesus Christ, pinanganak 2,000 years ago, is still in the church. We continue remembering Him where sa kanyang pagdating, Maranatha, the coming of the Lord. Sa past, dumating na siya 2,000 years ago. Sa present, God is coming sa Scripture. Every time that we open the Bible, in our prayer, in the Holy Mass, we receive Jesus sa bread and wine. In the sacraments, like po sa confession, the absolution of sin, God is coming to us every time we celebrate the liturgy of the church. That is the present. And in the future, pinaprepare tayo ng church, paulit-ulit ang Christmas, recycle na recycle, Advent, Christmas, Lenten season, Easter season, Ordinary time, is a continuous repetition because the church is asking us to prepare ourselves for the parousia, the second coming of Christ. Sabi sa Misa, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So, kailan po darating si Christ? Yun po yung sinasabi natin sa Biblia. We don't know when. Yun yung sabi sa Gospel for the past few Sundays. Darating ang Panginoon sa araw na hindi mo alam. Malay mo, mamaya na. Huling panood mo na ng Cardo Provinciano. O kaya malay mo, huling Christmas party mo na yan. Kaya malay mo po, huling pagtulog mo na yan. Kaya ibigay mo na yung salitang I love you, thank you, salitang sorry, yung salitang please sa iyong bebe, sa iyong mahal sa buhay. Because you don't know, I don't know. Malay ho natin, eto na talaga ang last feast. Wala ka ng feast na aabutan pa. Ingat ka uli sa pagkain. Sarap kumain ng lechon, putok, batok. Number 4. Because, nasan ba yung kandila? We lighted the candle, yung 4. Nakompleto na natin ang Advent candles. And 3 days more to coming before the coming of Christmas. Sa mga nagsisimbang gabi, 2 araw na lang. At yung number 1, we wait for the Lord's coming. Pakisabi po ang inyong katabi, Advance Merry Christmas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. From the past 9 days, or actually 7 days, sa ating simbang gabi that you attended sa inyong mga churches, parishes, the church is repeating yung mga joyful mysteries ng rosary sa Scripture. First, yung visitation niya kay Elizabeth, kay Zechariah, kay Joseph, ngayon naman po kay Blessed Mother. Matanong ko lang po, remember yung gospel po ngayon? Kung wala yung yes ni Mama Mary, wala pong Christmas. Mama Mary played an important part ng Christmas. Sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, medyo close-up nyo nga po, atin-atin lang. Sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, who believe that Christmas is the celebration of Christ's birth, we Catholics too believe that because of the fiat of Mary, meron ka rin Christmas. Kaya don't isolate Mama Mary sa feast day ng Christmas holidays. Amen. Kasi palagi sinasabi, Christ's birth, Christ's birth, Christ's birth. Pero take notes. I would like to underline this. There is no Christ's birth kung hindi nag-yes si Blessed Virgin Mary. Let's give her a round of applause. Importante ang sagot niya. Lalo na importante ang sagot ni Joseph. Sabi rito sa Gospel, this is the story kung paano sinilang si Christ. May isang lalaki ang pangalan Joseph.
Alam niyo po, itong lalaking ito, si Joseph, sabi sa Bible, righteous man. Actually po, as far as I know, siya lang po yung nag-iisang lalaki na tinawag sa gospel na righteous, matuwid. May dalawang klase po ng lalaki. Isa po is a father, a good provider. Bigay ko ano gusto. Taking care of the family. Taking care of yung tuition fee ng kanilang anak, yung gastos ng kanilang bahay, yung mga expenses at lahat ng salary niya, binibigay niya sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. And that is what we called a good father. Si Saint Joseph, ganoon, a good provider, a good father. Pero, ito po, medyo mahirap hanapin. And we ask Saint Joseph, a good husband. Swerte mo, ate, tita, kung nakakita ka ng good husband and at the same time, good father. Dalawa po itong karakteristik na makikisuyo po, huwag niyong paghihiwalayin kung kayo naghahanap ng boyfriend. Bakit po? Maaari maging good husband yan, pero hindi yan good magiging good father. Or on the other way around, good father, pero cannot be a good husband. Saint Joseph played both good father and good husband ni Mary. And this is the challenge of the fourth candle. Reminding all the fathers ngayon po. Pwede po bang tumayo po lahat ng tatay po? Father, please stand. Oh, yan po. Oh, yan po para po sa iyong gospel. Tulad ni Saint Joseph. Be a good father and a good husband. Palakpan po natin ating mga tatay. Salamat po. We are praying for you na sana itong Christmas maging memorable po sa inyo. And to conclude, sa gospel is sinabi po rito, the Lord, sa first reading pala, sorry, the Lord sa prophet Isaiah, sabi ni Lord kay Ahaz, look for a sign. Maghanap ka ng sign. Alam niyo po, naniniwala ako kung bakit ka po nagdada-feast. Because you are looking for a sign. Why are you here in this mass? Because you are looking for a sign. Ako po, nag-asa ko ng sign kung ako talaga magkapari or not. Sabi ko, kung may isang seminaryong susulat sa akin, inviting me to become a priest, I will enter. Sagot ng nanay ko at tatay ko, Ipo, nag-aas ka pa ba ng sign? Eh, nung bata ka, nagmimisamisahan ka na. Ang ostya mo, mari. Kung walang mari, pasensya. At ang iyong wine is Coca-Cola na may tubig. At ang iyong kupita, yung nalagyan ng ice cream. Sabi niya, nag-ask ka pa ba ng sign? Yes, mami. Mali mo talaga. Talagang tinatawag ko ni Lord. So dumating yung sulat sa akin, inviting me to enter the seminary. First sign. Sabi ko, naku, paano yung girlfriend ko? Naalala ko lang siya. Joke lang. Tapos noon, ask ng sign, kapag ako'y pumasok sa seminaryong ito at pumasa, papasok talaga ako dyan sa seminaryong nag-invite sa akin. 64 kaming pumasok, 32 ang pumasa. 32 out of 64. 1998. Tapos noon, sumulat sa akin ang rector ng seminary. Congratulations, John Paulo Bautista. You passed the seminary entrance exam and interview. Please prepare your requirements. May sign na. Dalawang sign na ito. Pero hindi pa ako convinced. Kinakailangan talaga na ako'y talaga magpapari. As time goes by, pasok ng seminary, aral ng filosofiya, punta ng Italia, 2002 hanggang 2009, dumating yung pagkakataon na maraming challenges sa buhay and I'm still asking for God's sign kung ako'y tinatawag mo. Later on po, to cut the story short, natuklasan ko lang po na talagang may sign si God when I prostrated myself during my ordination and God keep on telling me, you are weak, you are sinner, but you cannot do it alone. You need me and I am calling you out from your sinfulness. Doon ko natuklasan po pala na yun pala ang greatest sign ng ating Panginoon.
sa buhay mag-asawa po, marami po akong kakilala. 25 years na sila. 30 years. Hindi pa yung kasal. Tanungin mo, kailan ka magpapakasal, tita? Hindi pa ako sure, father, kung siya na talaga. Eh, ilan taon na ba kayo magkasama? 35 years na. Eh, ilan taon, ilan ba ang anak nyo? 8. Eh, ilan ba apo nyo? 6. Pero hindi ka pa sure, tita? Hindi pa, father. I'm asking for a sign. Mariosep naman po. 35 years na magkasama. Eh, lalo na po, yung mag-boyfriend at girlfriend. Sinasabi, Lord, bigyan mo ko ng talagang saktong lalaki para sa akin o saktong babae. Bigyan mo ko ng sign. Walang masamamingin ng sign. Si Lord mismo nagsabi, ask for a sign. Malay niyo po, nandyan lang siya sa tabi-tabi. Naghahanap ka pa ba ng iba? Ako may tip. Kung maghahanap ka po, ito po para sa single, sa millennials. Yung mga millennials, wag na po kayo, millennials lang. Kung kayo maghanap ng sign sa mga babae po, hanapin niyo po, wag yung pari, endangered species na nga ho kami. Opo. Paulahan na kayo, pa-extinct na. Ayan. So, hanapin niyo po yung isang lalaking may takot sa Diyos. Yun lang. Bakit? Yung kagapuhan, darating din yan. Katalinuhan, diskarte, disiplina, nandyan lang yan. Itsura, nandyan lang yan. Pero pag nakita ka, ate, na isang lalaking may takot sa Diyos, sagutin mo na, bakit? Hindi yan makangaliwa, straight yan, dahil nakapokus yan sa Diyos. O, ngayon naman po, ikaw kuya, maghanap ka po na isang babae, nandito lang sa The Peace. Huwag ka na maghanap ng iba. Bakit? Dito at least, sured ka. May teaching, marunong mag-praise and worship. Nandito lang siya. Huwag ka na hanap pa sa labas. Doon, huwag ka na hanap sa labas. Yan. Makikita mo lang doon yung Star Wars doon, sa labas. Dito mo na hanapin. Sa loob ng iyong community. Huwag ka na maghanap pa sa iba. Bakit po? At least may foundation na. At least, malay nyo, nandyan lang siya. Huwag lang yung pari, ah. Huwag lang yung pari. Hindi your species na yan. We ask for a sign. And the church is full of signs and symbols. Isang parte sa kurso ng theology po, bago graduate isang priest, nag-aral ng symbolical theology. And this is 3 hours a week for 1 year. Naalala ko po yan. Symbolical because the church is full of symbolism. Even the scriptures is full of symbolism. A and O, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, si Jesus Christ. The 4 living creature na go-worship sa Lamb of God, the ox, eagle, angel, tsaka po yung lion, si Matthew, si Mark, si Luke, at si John. And all the book of Revelation, punong-puno ng signs and symbols. Kaya po kapag nakita, even sa church, yung po 4 candles, punong-puno ng symbol ang simbahan. Kaya minsan po, pag binagtanong sa'yo, bakit ang simbahan, ito po, ina-address ko po ito sa ating mga kapatid na humiwalay sa atin. Ito ulit. Konting sundot lang po. Bakit kayo mga Katoliko, marami kayong mga signs and symbols? Sabihin niyo lang po, simple. Kasi simula nang umalis si Kristo, iniwan niya ang simbahan kay Mama Mary at sa 12 apostles, lumaganap ang Catholic faith, wala pang Bible that time, yung witnessing testimony ng disciples, hanggang na-develop yung arts, yung sculpture, yung literature, pumasok ang Christian thinking with their spirituality at nag-boom ang theology ng simbahan. So yung pong mga signs and symbol, nakakonekta yan sa history ng simbahan. Ewan ko lang sa'yo. Kasi lumitaw lang kayo noong 2002, 2000, 1998. Yung simbahan, matagal nang nag-e-exist. Kaya na-develop ang signs at symbols. Kapag yung faith mo ina-atake, ate, don't close your mouth. Please, don't compromise your faith. And I don't ask you to retaliate. I'm asking you gently, know the church because God, Jesus, is revealing Himself through signs and symbols in our Catholic faith in this community. What you're looking for, nandito na. You're looking for a sign ng miracle?
Nandiyan na po sa Eucharist. Naghahanap ka po ba ng milagro na isang santo? Naghahanap ka po po ng iba pang mga gustong makita ng milagro? Dito po, nakikita niyo po ang milagro sa the feast, sa Mass. Every time we consecrate the body and blood ni Christ, yung bread and wine nagiging kanyang totoong katawan at dugo. Yun po yung milagro na dapat mo pong malaman. Jesus incarnated himself, took flesh. Jesus in the Mass sa pamamagitan ng wheat, ng ostya, ng mompo, ng alak, nagiging katawan at kanyang dugo para pumasok sa'yo. And that is the greatest sign of Jesus. Sabi ni Fulton Sheen, yung ostya na minisahan, naging kanyang katawan ay para pumasok sa iyong buhay ngayong Kapaskuhan. Merry Christmas po sa ating lahat. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In Jesus, who is Emmanuel, God with us, the loving mercy of the Father is made visible and tangible. With confidence we pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That in times of difficulty and trial for our country, our religious and political leaders may stand firm in their reliance on God, who watches over the people, we pray. Lord, hear our prayer. That fathers of families may be like Saint Joseph, who is just, concerned for Mary, and open to God's will, we pray. Lord, hear our prayer. That young people may learn from the example of Mary and Joseph, who make Jesus the center of their lives, we pray. Lord, hear our prayer. That Filipinos who find themselves away from home and family this coming Christmas may be comforted by the prayers and affection of their loved ones and by the goodwill of their neighbors, we pray. Lord, hear our prayer. That as Christmas draws near, we may experience the peace, comfort, and joy that Jesus, our Savior Emmanuel, brings, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, listen to our prayers. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Please be seated. Sa ilong
and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May the Holy Spirit, O Lord, sanctify these gifts laid upon your altar, just as He filled with His power the womb of the Blessed Virgin Mary, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him. The Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glorious without end, we acclaim. Of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember our church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jesse, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the lights of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await a blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For an orderly receiving of Holy Communion by Rose, please allow our ushers to guide you. Thank you.
kalaki ang sanggol. Tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Sa nalagay magpiling, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Messiah. And today,
With all our hearts, we worship you through this song as we sing. Pray. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation draws ever nearer, so we may press forward all the more eagerly to the worthy celebration of the mystery of your Son's Nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. In behalf of the entire Feast Bellevue AM family, we would like to thank Reverend Father Pipo for celebrating the Holy Eucharist with us. Salamat po. Gusto ko lang take na opportunity ito po. Kanina po, bago po ako dumating, nakita ko po is nakabarong po at nakabistida saya ang mga usher po tsaka choir. Sabi ko, ang gaganda po ninyo. Ngayon ko lang sila nakita ng ganyan. Akala ko tuloy sa linggo ng wika. O pero, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. Very nice, very, ano po. That is one of the best things dito sa The Feast. Yun lang po. And I may ask you po, na once you see sa 24, 25, the baby Jesus sa Belen, ng mga parokya po ninyo, please pray for those unborn kids, children, infant, na walang possibility to meet and love their parents. Yun lang po. Maraming salamat po. Merry Christmas once again. Merry Christmas, Father. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God.
sigla ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok at tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nag-iyo, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nag-iyo, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok at tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabi nito? At bukas ang araw ng Pasko. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabi nito? At bukas ang araw ng Pasko. Sigla ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok at tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Umagang may dala ng bagong pag-asa. Tibok ng puso, bawat tininga. Kislap ng bituin, lamig ng hangin. Sigot sa panalangin, di man natin hinihingi. Ang Pasko'y paalala na bawat isa'y pagpapala mula sa kanya na unang biyaya. Kaya ngayong Pasko ang blessing. Yeah.
Christmas, East Bellevue, AM! Can you greet the person beside you? Merry Christmas! Come on, let's stand and let's worship our God today. Brothers and sisters, before we start singing praises to God, I want to do this with you. Are you ready? In 10 seconds, I want you to think of all your blessings this year. Meron, haya. I want you to think of all your blessings this year. And at the count of three, we will shout our loudest praises to God. Yes? Are you ready? Come on, let's sing. Let's think in 3, 2, 1. Come on, let's give our highest, loudest praises to our King, Jesus. Come on, don't stop praising God. Come on, let's sing this song to our King. Come on, put your hands up. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful, O ye nations, rise, join the triumph of the sky, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the heavens angels sing, glory to the newborn King. Come on, lift your hands up. Sing. Light and light, Christ the everlasting Lord. Light and light to all He brings. Listen with hearing and explain. Mount He raises glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Heart the head of angels sing, glory to the newborn Sing this out with us as we sing. My kids were playing on the streets, feeling bakasyon na kami. And hindi ko po alam kung nakita nyo to from where you were around 5 p.m. But look at this picture.
Nakita niyo ba yan kahapon? No filters, nothing. That was just right across our house. And so, all of us saw this complete rainbow. You know, di ba minsan putol? Ito talagang from one end to the other. And we took that picture and we were all so amazed. And a rainbow is always a sign of a promise, right? A covenant. One that has been fulfilled. Brothers and sisters, we're going to worship as a feast for one last time today. Are you excited? And as Dan began this worship, we're going to worship for so many things, so many blessings. Amen? So many good things, so many favors that the Lord has given. But perhaps there are promises that weren't kept this year. Perhaps we waited longer and we are still waiting. Perhaps there are still promises that we have yet to see fulfilled and dreams that will still come true. Maybe next year, maybe next year. Amen? But you know what Christmas reminds us of, brothers and sisters? Every single year, that one promise is kept true. And one promise is always fulfilled. And that is, a child is born to you. A son is given you. His name is Emmanuel. Father forever, Prince of Peace, God with us. True worship is placing God for who He is at the very center. True worship is opening our hearts to Him so that we can truly say He is the promise keeper. He is faithful. As we come to adore Him, brothers and sisters, I invite you, make your heart a manger for Him today. Amen? Could we just worship Him and make more room for Him in our hearts today? He is born unto you and me. He is given unto you and me. Open your hearts to Him. Bow down your heads. Find Jesus born again in your heart. Ever gently, ever more lovingly, encounter Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heaven's glory.
continue to worship our God, brothers and sisters, as we surrender to Him our dreams, our hopes, our joys, and our pain. Worship Him now. You are the Word and our beginning. Now one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Now revealed. Today I open myself to God's word so that I
I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Lift up your hands towards the Word of God as a sign that you will surrender and follow Him. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We're not going to continue with Matthew, but rather we're going to go to Luke chapter 2. If you have your Bibles with you, open them to Luke chapter 2. This is the birth of Jesus. At the time, the Roman Emperor Augustus. Sabi niyo nga Augustus. Yeah, mahalaga yung mga yun. Pwede niyo i-underline, ha? Augustus decreed that the census should be taken throughout the Roman Empire. So all returned to their own ancestral towns to register for this census. And because Joseph was a descendant of King David. Can you say Joseph was a descendant of King David? Go. Joseph was a descendant of King David. He had to go to Bethlehem in Judea. Sabi niyo, Bethlehem. Bethlehem. Yan, mga mahalagang things dito. David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger because there was no lodging available for them. Tingnan niyo po mga itsura namin, mga kaibigan. Mga servants, tingnan niyo yung mga servants sa tabi niyo. Anong nakita niyo yung suot namin? Sila na lang, wag ako, baka nalilito kayo sa akin. Pag mayaman, ganito ang Pilipinyana na mayayaman. Ito ho yung mahihirap, no? Ganun. Naka-Pilipinyana kami, bakit? Gusto kong isipin niyo, kunyari, itong birth of Jesus nangyari sa Pilipinas. Ano kayang itsura? Tingnan niyo lang to, subok lang ha, tingnan niyo. Kunyari, yan ang nangyari. Yan, sa Pilipinas yan. Observe, may manok. Nakita niyo itong manok. Dito tayo, magmula tayo sa kaliwa ha, papunta sa kanan. May manok, may nagtitinda. May kalabaw, may baka. Hindi pwedeng walang pusa. Anong pangalan ng pusa? Mingming talaga. Imagine mo kung yan ang pangalan mo, di ba? Kawawa. Tapos tingnan mo si Mama Mary. Oy, grabe, talagang Pilipinyana. Tapos si Joseph, naka, anong suot niya? Chaleco. Diba? Ano yung hawak niya? Hindi ko... Lampara. Okay. Yun yung star, hinawakan niya, no? Tapos merong aso. Si Cardo. Hindi ba nakita si Cardo doon? Tapos may mga indigenous people. Tapos may baboy. Tapos may lechon. Kawawa yung baboy na yan, di ba? Tapos tingnan niyo yung anghel. Nakabarong. Ang galing, ano? Pero alam mo, pag tinignan mo yan, may kulang. Ito yung kulang eh. Pakita natin yung kulang. Ayan. Nakita niyo? Kumpleto na. Kompleto-kompleto. What if that happened? The story we read happened in the Philippines. I don't think they won't have a place to go. Di ba? Tayo mga Pilipino, pag may bisita, dito kayo sa master's bedroom. Di ba? Aalis yung mga may-ari para yung bisita dun matulog. O kaya, anak, makitulog ka muna sa kwarto ng kapatid mo. Ganon. We are very, very welcoming. The Jews are also the same. Kaya lang itong time na to, talagang punong, 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 puno. Wala na talagang mapuntahan. Kaya ang tunay na itsura nung binasa natin ay ganito. They were on their own. Pwedeng may welcome ng iba, pero they were on their own.
And just imagine the God who owns everything, the God who has legions of angels, was on his own. Why? Let us learn the truths today. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. And I want you to just hold in your heart that this is because of you. It is for you that he came as poor, alone. So that when you are poor and alone, you will know that God is with you. He felt what you felt, what are you feeling right now. Because his name is Emmanuel, God with us. Lord, thank you for being with us. Speak to us your truths today so that we will not just pass Christmas as nothing, but we will find value in it. We will find you our greatest treasure, O Lord. Say this prayer after me. Jesus, speak to me. I am listening. I will follow. And I know I will bring home your miracles in your name. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless his name. Thank you, Jesus. As you sit down, tell people around you, you look great today. Let's also give a big hand to our worship team, our music ministry, our choir. Thank you so much. Let me give you three truths about what we read. The first one is this: man proposes, but God disposes. Can you say that to people around you? Man proposes. Caesar Augustus. Kung kilala niyo po siya, he is the adopted son of Julius Caesar, the Roman emperor. He was the first Caesar to be called Augustus. His real name was Octavianus ang tunay na pangalan. Bakit pinilitang Augustus? Let me explain. The Roman Senate vote to give him that title. It is a title. It is not actually a name. Augustus means holy or revered. It was a title reserved only for gods. So siya, feeling God. And the people, the Senate, wanted to make the Roman emperor like God. Kaya bigla siyang pinangalan ng Augustus Caesar. In the text that we read, Augustus was a man who wanted to become a god. And in contrast, listen, the real God is becoming man. Napansin niyo? Augustus, gustong maging Diyos. Yung tunay na Diyos, nagiging tao. Kasabay. Yung tao, nais maging Diyos. Yung Diyos, nagiging tao. So here was Augustus making his political decree. Ano yung decree niya? Mag-census lahat. Buong Roman Empire. This is a big thing for them. Why was he doing this? Because he was thinking like a god, but he was simply used by the true God. Man proposes, but God disposes. Sa Tagalog, kahit ho anong gawin nyo, pag sinabi ni Lord, wag. This massive registration plan was simply God's way to get Mary in the correct place for Jesus to be born. You may say that is not a right place for a baby to be born. Pag inisip nyo, di ba? No baby should be born there. Especially God.
God could have reserved, alam niya eh, na mayroong darating na census. So alam niya, lahat ng towns, punong-puno yan. God could have easily reserved them a room at the inn. Di ba pwede naman? Kain ni Lord yun. He controls all. Hawakan nyo nga ang kamay nung katabi nyo para mag-gets natin ito. Hawakan nyo. Pisilin nyo konti. Sabi mo sa kanya, God controls all. Yan. So, bitawan mo na. Pwede na, ha? Because God controls all, kaya niyang gawin yun. Yung pagdating ni Mama Mary, tapos biglang, may reservation ba kayo? Wala eh. What's your name? Mary and Joe. Ay, meron! Sa suite kayo. Di ba pwedeng ganun eh? Bakit? God is in control, including the hotel industry. Kasama po yan. But He did not. Why? Tanong niyo sa akin, why? Because God knows the bigger picture. Ito na yung application sa buhay. Kita niya yung buong picture ng ano, ng buhay. Kita niya ang buong litrato ng buhay mo. Nandito ka pa lang, nakita na niya yung bukas. Nakita rin niya yung kahapon. He can see the whole picture. That is why whatever you are going through in life right now, I want you to believe that that is part of a bigger story, of a bigger picture. Are you in tragedy today? Diba? Lungkot. Minsan ganyan. Dumaan ka sa hirap ng buhay. Believe me, it will play well in the bigger story of your life. Who among you here, you played puzzle already? Naglaro na kayo ng puzzle. Yung nagbubuo-buong ganyan. Kakatuwa ba yun? Hindi ako masyadong ganun. Parang pahirapan sa buhay ito, ha. Alam mo yung ginagawa ko? Lego. Napakahilig ko sa Lego. Yeah, maliit pa lang ako, Lego boy. Ngayon, dahil may anak na ako, yung anak ko naman ang binibili ko, pero para sa akin din yun. No? So, parang puzzle, di ba? Ang puzzle ay ano, you build it one piece at a time. Tapos pag tinignan mo yung puzzle, mas maganda yung puzzle kaysa Lego, ang illustration eh. Meron kang makukuhang piraso na itim lang. Itim. Saan kaya ito? Di ba parang tabi ka nga muna, walang itsura eh. Yung may mga ibang kulay, ito, tama. Pero yung itim, tapos magkakamukha. Saan kaya ito magkakamukha? Iba-iba ang itsura. But each piece, no matter the shape or color, will contribute to the whole picture of your life. It will. And I want you to believe na kahit nasa tragedy ka na ngayon, yung ending ng magandang picture, alam mo itsura niyan? It will become a beautiful you. Look at your friend beside you. Sabi mo nga ulit, you are gorgeous. Ba't sabay tawa? No? At the end of your life, God has seen it already. That is why He allows it. Yan na. Okay lang yan. Ang problema natin minsan, takot na takot tayo ngayon kasi, sabagay, hindi naman nakikita yung buong picture eh. Pero once you know the ending, the bigger picture, believe me, you will have peace today. Do you want peace today? Can I see the hands of those who would like to have peace? All right. Let me tell you the truth, ha? Huh? Many years ago, may nagpahiram sa amin ng mga CD. Ang sabi sa amin, panuorin nyo tong series na ito. Grabe to, nasa TV to. Pero nakakuha kami ng mga kopya, ha? Tapos, panuorin nyo. Sabi niya, ito'y series 1, season 1 to 4. Panuorin nyo. Pero nasa TV ngayon, season 7 na. Pero panuorin nyo para makahabol kayo. So kami nila, Lane, nanunood. Naku, nakakatuwa. Hinahabol talaga namin. Alam nyo kung anong palabas? 24. Sino sa inyo nakanood na ng 24? Ayan, ang dami. Napaka-action, di ba? Yung talagang pagkatapos nung isang episode, ayaw mo nang itigil. Gusto mong ituloy. So kami, sige, subukan natin. Tinatry namin mag-marathon, pero talaga excited kami. Ito na. Nandun na kami sa bandang huli ng season 4. Alam mo, kinakabahan kami kasi pinapanood namin yung bida, si Jack Bauer,
parang mamamatay. Yung parang gano'n, ala, ala, kami, sila Lane, sumisigaw, ah, gumaganon pa siya eh. Sabi ko, huwag ka mag-alala, ganyan. Tapos I realized something. Sabi ko, sandali, pinos ko muna. Huwag tayong masyadong ma-excite at makabahan. Sabi niya, bakit? Season 7 na sa TV. Naintindihan niyo? We are watching season 4 and we are so scared that he might die. But on television, it is already season 7. Ibig sabihin, hindi yan mamamatay. May dugong kardo yan. Grabe. Kabado-kabado ka sa nangyayari. Pero kung makita mo yung bigger story ng buhay mo, tanggal takot mo. Bakit? This is the bigger story. This is your ending. Your ending is this. You are going to win. You are going to win. Si Lord, pinayagan niya yung anak niya dun. Sige, walang reservation. Walang hotel. Pero it's okay. Because it is part of the puzzle of life. It is. Truth number two is this. Sacrifice can give birth to a miracle. Tingnan nyo nga ang katabi ninyo. Mukhang grabe ba ang sakripisyo niyan sa'yo? O ikaw ang nagsasakripisyo sa kanya? Mary and Joseph traveled 130 kilometers for this census. It was a difficult journey. Wala hong traffic. Kaya lang malayo. Ilang araw, we don't know. But they have to travel 130 kilometers. Sino sa inyong na-traffic sobra itong mga nakaraang araw? Can I see your hands? Ayan. Sino may kasalanan nito? Kayo, alis kayo ng alis. Diba? Dito ka nalang sa bahay. Diba? Traffic talaga. 2 weeks ago, nagpa-meeting ako dun sa Mega Manila. I asked the other district, the district builder, and the district finance head. Sabi ko, mag-meeting tayo. Buong araw ho ako nagbi-meeting noon. Nakatatlong meeting ako. Saan? Tapang ko pa eh. Green Hills. Tapang, di ba? Andun ako na maaga. Tapos sunod-sunod yung meeting ko. Pagkatapos ng isa, aalis. Darating yung isa. Alam nyo, habang dumarating yung mga ka-meeting ko, awang-awaho ako. Bakit? Maririnig mo sa bibig nila. Sabi nila, grabe traffic papunta rito. Ganyan, talaga. Oo, sobra. Ganyan, talaga. Tapos darating yung isa, ang traffic. Saan ka galing? Sa ano? Sa Nubaliches? Lapit lang, ano? Oo, ilang araw ka bumiyahe. Ganun. Tapos yung huli kong meeting, the meeting was set at 5 p.m. Yung ka-meeting namin na importanteng nandito siya, babae. Green Hills to ha, nasa Nubaliches pa. Tapos dumating yung isa, sabi niya, galing ako dun. Ano oras ka umalis? 3 o'clock. Ano oras na? 5:30. Ngayon walang dumating. So 2 hours and a half babiyahe yung isang yon. Ano oras na kami uuwi? Nakulagot. Alam mo, tinawagan niya. Babae sa babae ha? Sister, sabi ganyan. Maghabal-habal ka na lang, ha? Hindi ka aabot dito. Iwan mo yung sasakyan mo, umangkas ka. Alam mo, ginawa niya yon. Nakaangkas. Pagbaba niya, maayos pa rin naman siya, pero kwento siya ng kwento nung angkas. Bakit? Nung umangkas na siya, kapit na kapit siya dun sa, anong tawag doon? Driver, no? Kapit na kapit siya, parang boyfriend ko na to, sabi niya. No? Tapos naka-helmet siya, nakapikit. Ayaw niyang dumilat. Bakit? Grabe yung usok. Nararamdaman niya yung tambutso ng bus dito sa legs niya, ganyan. Itong babaeng ito, asawa lang naman ng undersecretary, mga ganun lang naman, no? Pinaghabal-habal, pinagsangkas. Bakit? Sakripisyo, kawawa yung mga imi-meeting ko. So nung nagdatingan na sila, sabi kong ganyan, kaawa naman ito. Maganda na yung meeting, maganda ho nangyari. Kaya lang, I have one more meeting set the whole day, last Friday. You know what I did? I canceled the meeting.
I said, wag na tayo mag-meeting. Alam mo lahat ng kausap ko, salamat po. Bakit? Grabe ho talaga traffic. Imagine. Pero yung mga tao, go for it. Sakripisyo tayo. Bakit? Kailangan gawin. Mary and Joseph they really have to go. Two reasons. Number one, it was required by the Roman Empire. This is for taxes sake, ha? Ang mga Romans, ganito, pag nakitang malakas yung mga taong yan, mga different kinds, sundalo kayo, wala kayong tax. Titingnan nila yung itsura ng mga tao. Kayo mga taga-Iraq, okay. Sundalo kayo. Kayo, mga Jews, hindi kayo pwedeng sundalo. Magbabayad na lang kayo ng tax. So, paano babayaran ng tax? For it to have a system, they have to go to their own ancestral homes and sign up there. They have to go there. Or else, they will be captured, they will be... Kung ano pa ang pwedeng gawin sa kanila. So, they have to go sa kabuanan ni Maria. But not just that, it is also God's plan. Sabi niyo nga, God's plan. It fulfills the Old Testament prophecy of Micah. It says, but you, O Bethlehem Ephrathah, are only a small village among all the people of Judah, yet a ruler of Israel, whose origins are in the distant past, will come from you on my behalf. Diyan manggagaling ang hinihintay natin. Nagsakripisyo si Maria, hindi nila alam na yung sakripisyo nila may bunga. Yung sakripisyo ninyo, may bunga yan. Parents who are here, can I see the hands of parents? Ayan, yung sakripisyo natin sa mga anak natin, magbubunga din yan. Someday it will. Maybe not now, hindi mo makita, di ba? Minsan, lungkot na lungkot ka, pero magugulat ka, it will. No, your sacrifices, no matter how small, can give birth to a miracle. Who are married people here? Can I see the hands of married people? Yung mga sakripisyo nyo sa isa't isa. Sabi nga nila, meron daw limang klaseng ring ang mag-asawa. Ano yung una? Engagement ring. Ano yung susunod? Wedding ring. Ano yung pangatlo? Offspring. Offspring, mga anak. Ano yung pang-apat? Suffering. Ang mahirap yung pang-lima, sana wag mangyari. Cost to the hearing. Na? Sana walang mangyaring gano'n. No? Pero yan ang mga dinadaan. Yung sakripisyo mo sa asawa mo, sakripisyo mo sa anak mo. Ay, nako, may isang babae, sabi niyang ganyan. Ewan ko ba dito sa asawa ko? Kung ano-ano nare-reklamo, itong mister ko, ginawa ko naman siyang milyonaryo. Wow, sabi ng kaibigan niya, talaga, eh ano siya dati? Bilyonaryo. No? Pinahirap niya pala, di ba? Your suffering can give birth to a miracle someday. This is a true story I'll tell you about Mother Teresa. Mother Teresa, she the whole congregation feeds 9,000 people a day in Calcutta. Nagpapakain ho ng 9,000 people yan. Tapos may dumating new couple, bagong kasal ng mga Indians, nagbigay ng malaking pera para sa gawain ni Mother Teresa. So si Mother Teresa, sabi niya, saan galing ang perang ito? Tapos yung mag-asawa, sabi niya ganyan, we decided that we will not have a special wedding. Nung kinasal po kami, hindi kami nagsuot ng magagarang damit. At hindi kami nagkaroon ng feast. Nag-simple wedding kami. Eh, itong mga to, kita mo sa balat eh. Yung balat pa lang, mayayaman. Tingnan niyo yung balat ko. Kami mga ganitong balat ng Bombay, ito yung mahihirap. No? May case system yan. Pag nakapunta kayo at naka-encounter kayo ng kasal ng Indian, ng Bombay, you will be overwhelmed. Grabe ho, kinasal yung kapatid ko. Video lang ha, video ko lang napanood. Pero grabe. Sobrang gusto niyo malaman? Gusto niyo? Para maintindihan niyo itong ginawa nung mag-asawa ha. Sinundo ng kuya ko yung magiging asawa niya. Kapitbahay lang halos eh, sa likod lang ng kanilang street. Kasi parang
fixed marriage. Sinundo ng kuya ko na may parada. Parada ha? Na siya'y nakasakay sa elepante. Ganun lang naman. Naglalakad yung elepante, nakasakay ang kuya ko. Sinundo yung magiging ate ko. Tapos lumabas yung ate ko, nakabalot yung ulo, yung mukha, yung talagang di mo makita. Nakabalot ng ginto. Ganyan. Kasi hindi pwede makita ang mukha. Tapos sumakay din sa elepante. Tapos lakad sila kasama papunta sa templo. Pero a few days before that, ganito pong itsura niyan. Kinuha from top view, Vinidyo talaga. Yung pamilya namin at pamilya ng magiging asawa ng kapatid ko. Lahat po yan, may mga hawak na mga ginto. Kaya ho ang mga Bumbay mahilig sa ginto. Ha? Kaya magugulat ko, ba't bili nang bili itong mga Bumbay ng ginto? Para doon, for that purpose. Tapos biglang, kakanta-kanta, pagtigil ng kanta, magsasalubong yung pamilya, ganon. Tapos magyayakapan, tapos magpapasahan ng ginto, exchange ginto. Na hindi mo nakikita, iaabot-abot lang, oh, hindi ko maintindihan, ganon, no? Pasapasahan yan. Tapos paghawa, kanta na naman. Tapos yung ginto nito, binigay dito, yung ginto ng pamilya, binigay doon. Ganon. Tapos yung festivity, sobrang bongga talaga. Pag mayayaman, ganun o. Yaman eh, no? So ganyan, mayayaman. Ito na, itong mag-asawa, sabi na, hindi ho kami nagganun. Alam nyo, ano yan eh? It is a scandal to affluent Indians. Bawal hindi ganun. Magtatampo ang pamilya. Magagalit yung mga kaibigan at takantaka, bakit napakasimple ng kasal nyo, ang yayaman ninyo? Alam mo yung imbis na igastusin nila ron, inipon nila, dinala nila kay Mother Teresa. Tapos ang tanong ni Mother Teresa, why did you decide on that? Ba't kayo nagdesisyon na ganyan? Ito po ang sagot nila. Pakinggan nyo itong mag-asawa. Sabi nila, we love each other so much. We wanted to make a special sacrifice for each other at the very start of our married life. Mag-uumpisa pa lang kami, magsasakripisyo na kami sa isa't isa. Ang mag-asawa, grabe yung sakripisyo niyan. Pero dahil sa sakripisyo niyo, a miracle will come. I am very happy that for those who have been bringing their spouse here, dala mo yung mister mo, yung isa dala mo yung misis mo, na dati hindi nyo magawa, tapos ngayon nagagawa ninyo. Nakakatuwa po yan. Maniwala kayo, may milagrong mangyayari dyan. Grabe, the miracle will happen. Tapikin mo yung katabi mo, your miracle is coming. Sabi mo sa kanya. Truth number 3, humility entails dependence. Jesus, the King of Kings, was born in a stable, laid in a manger. Animal pen po ito ha, pagkain ng hayop, dyan nilagay. Why? No more place in the inn. Or, the inn is a public place, yung sinasabi ko sa inyo. Ang inn ay hindi yung hotel natin na mayroong pintuan. Ang inn sa kanila ay nandyan kayo, may kurtina lang kayo nakatakip. Tapos dito ako nakahiga sa tabi nyo. So, hindi maganda na may nanganganak sa katabi, tapos nandyan yung iba. It's a very public place. Hindi maganda. So, saan sila nilagay? The most private place is the stable. Or if they live in the relatives of Joseph, doon din sila nilagay sa stable. Bakit? That is the most private place there is. October 15, 2020, visit Bethlehem with me. Punta tayo sa Bethlehem. Aalis tayo no October 15. Tayong lahat, kasya tayo sa eroplano. Ha? Tayong lahat, punta tayo. Anong gagawin natin? We will go to this very famous place. This is the where Jesus was born. This is a church, napakalaki, pero bababa tayo ng konti. Sa hagdan, bababa. Tapos pagdating mo doon, kuweba sa ilalim. Ano yung kuweba na yan? Diyan pinanganak. Traditionally believed that this is the site of the birth of Jesus. It was also in this cave
that Jerome, St. Jerome, translated the Latin Vulgate. Si St. Jerome ang nag-translate ng Bible sa Latin, kaya naikalat ang Biblia. Saan niya sinulat? Doon sa kwebang yon. He stayed there because he wanted to be close to the place where Jesus was born. So St. Jerome stayed there. And one of the best verses about the incarnation is found in 2 Corinthians 8 verse 9. It says, "You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sake, he became poor." Sabi mo sa katabi mo, "For your sake." Sabi mo rin sa kanya, "For your sake." Siya rin, di ba? So, "For your sake, he became poor, so that by his poverty, he could make you rich." Pero itong kailangan nyo malaman, less than a mile where Jesus was born, siguro natatanaw nila yan, was there on top of the tallest hill, mataas na hill, pinakamataas na lugar na yan, there was a massive palace built for Herod the Great. Dito pinanganak si Jesus. Pag lumabas ka, makikita mo doon, napakalaking palasyo. Ginawa para sa hari. Ang tawag, Herodium. It had 200 polished marble steps leading to a series of towers. Tapos ito, it contained a swimming pool twice as large as an Olympic pool. Grabe, laki-laki ng palasyong ito. Kitang-kita ho yan sa gabi. Bakit? Napakaliwanag. Ang tanong, why was not the King of the Jews, the King of Kings, born there? The reason Jesus was born in such a poor, humble circumstance was for our sake. Jesus is teaching us one more important lesson. Ito po yan. The most important lesson that the Bible or this birth of Jesus will teach us is this. His voluntary poverty was reduced to borrowing. Sabi niyo nga, borrowing. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi mo sa kanya, pahiram naman. Kaya niyo bang sabihin yun? Minsan hirap tayong mang ganun, ano? Yung pahiram naman. Something most of us are too proud to do. What? To borrow. But Jesus borrowed. Follow me on this, ha? Isipin niyo mabuti. First, he borrowed the stable for his birth. Hiram lang po ito, ha? Hindi niya bahay yan. Second, itong sabsaban mismo, hiram din ho yan. Hindi rin sa kanya yan. Nung nag-preach siya, anong sabi niya kay Pedro? Pero nga ng bangka mo? Nanghiram na naman. Tapos tumayo siya doon, umandar ng konti, at doon nag-preach. Ano yung barkong sakay-sakay niya? Hiram lang niya kay Pedro. Nung kailangan magbayad ng tax, anong sabi niya? Mangkuha ka nga dyan ng isda. Nung nahuli yung isda, ayan, kunin mo yung mayroong coin yan sa bibig. Hiramin mo nga, ibayad mo na tax natin. Nanghiram. Nung Last Supper, anong sabi niya? Manghiram ka nga ng kwarto for the Last Supper. Hiram ng hiram. Nung namatay na si Jesus, nanghiram din ng libingan. We are very self-sufficient. We are very independent. We earn our way or we pay our way. But our Lord, to do the Father's will, you know what He did? He humbled Himself and lived on generosity and kindness of others. Borrow kindness from others. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, borrow kindness from others. Yun yung gagawin natin ngayon. We're going to do a prayer activity. We are going to borrow kindness from someone. Can you all stand up? Sige, tayo tayo ha. Pwede kayong maghanap ng... Ibigay na nga natin yung dapat ibigay. No? Sige, meron tayo. Ano yan? Bigyan natin ng mga ginto ang mga tao dito. Give them all gold. Yung mga gintong pinamili ko. Ha? Ayan, ayan. Bibigyan tayo. Bigyan nyo rin ako ng isa. Ha? Yan.
Kuha po kayo ng ganito, ha? Bibigyan kayo. Yan, bigyan natin. Ito, no? Tama, no? Alright. Ito po, make sure you are given this. Pass around na lang. Get one and pass. Huwag niyo pong ibenta. Get one and pass lang, ha? We are going to borrow kindness from others now. Just like Jesus. Alright. So gusto ko mag-isip kayo, habang hinihintay nyo siguro, hawak nyo ito, mag-isip kayo ng isang panalangin, isa lang na gusto nyong sagutin kagad ni Lord. Isa lang. What is that one dream, one prayer that you really need God to answer immediately? May urgency ba? Ano yung panalangin na yan? Okay. Tapos, pag meron na kayo, gusto ko yung panalangin yung yun, ilipat nyo dito sa star ninyo. Okay. Paano? Bahala na kayo. No? Basta, no? Ilagay nyo dito. Basta nandito ang inyong panalangin. Okay? Now, dahil nandito na yung panalangin na yan, can I ask you to look for someone here in this room that you don't know much? Ha? Hindi nyo masyadong kilala. Huwag yung asawa mo, huwag yung anak mo, huwag na ibang tao. Pwede? Sige. Worship, can you come up and do it here on stage? Sige po. Hanap kayo ng partner. Ang tawag sa kanya, prayer partner. Sige, huwag kayo mahiya. Let's do this here at the feast. So look for your, ano, yung sa harap o nasa likod, ha? Hintayin ko yan. Meron na? Itong gagawin nyo. Pag meron na kayong partner, face one another, and I want you to share to your partner. Sabi mo sa kanya, alam mo ang laman nito, ang gusto kong ipanalangin ay ito. Kwento mo sa kanya. Siya naman, sasabihin niya sa'yo, ito naman yung panalangin na laman nito. Kukwento sa'yo. You have to listen because we are going to borrow kindness from others. How? We're going to pray for each other. Mamaya yon, ha? Ngayon, magkwentuhan muna kayo. Find a partner and then share. Go. We'll give you time. We'll give you time for that. All right. Let us pray. Can you lift up your star? Ganyan lang, ha? Tapos bigay mo sa partner mo. Palit kayo. Exchange star. Okay. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Can you face one another? Harap lang kayo sa isa't isa. If you want to hold hands, you may. If not, just close your eyes, bow down your head, and believe that God is with you, two of you, putting His arms around you. Nakaakbay si Jesus sa inyo, at siya'y handang makinig sa iyong panalangin. In your silence now, my dear friend, I would like you silently to utter a prayer for your partner. Ano itong panalangin ito na gusto mong ipagdasal sa partner mo? Sinabi niya sa iyo yan kanina. So sabihin niyo sa kanya. Sabihin niyo kay Lord. Thank you.
Lord, we are claiming answered prayers today in this feast, O Lord. Because you are good to us and because you love us. And thank you, Lord, for allowing us to borrow today kindness from others. Thank you for giving me also a chance to give as I pray for my new friend. Thank you, Lord. We are claiming answered prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Pasalamatan mo yung kaibigan mo for praying for you. Amen. Give the Lord a big hand. Bless His name. Can you keep that star? Para every time makita mo, maalala mo yung kaibigan mo, ha? Tapos pag nasagot na ang panalangin mo, I want you to look for that friend, your partner. Pag nasagot na yung panalangin niya sa'yo, lapitan mo siya at sabi mo, someday, sabi mo sa kanya, answered prayer na tayo. And it will lift up the person's faith and hope as well. Thank you, Lord. Let's continue to pray. Father in heaven, we thank you for 1 year of blessing us here at the feast. Thank you for 1 year of being with us, journeying with us. Sa hirap, sa ginhawa, nandyan ka, Panginoon. It is always for our sake that you came poor so that when we are poor, when we are hurting, when we are in the lowest state of our lives, we know that you have been there. And you have a great plan for us, O God. We surrender to you our lives, O Lord. Continue to surrender, my dear friend, everything to Jesus. Let's sing this song. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Thank you, Lord, for blessing us. And we are coming to you with hope that next year will be a better year than this year, O God. We are claiming more of your peace, more of your joy, more of you in our lives. We surrender to you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your your
blessed be your name, now and forever. Thank you. Give the Lord a big hand. Bless his name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Glory and honor to your name. Put your arm around someone, embrace them, and tell them you are loved. You are loved. You are loved. Amen. Amen. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faith. As we prepare for our giving, who will do the announcement? All right. Can we give the Lord another big round of applause, please? Woo-hoo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tatlo pong okasyon ang sineselebrate natin ngayon, actually. Tanong nyo, ano? Ano? Yung Servants Christmas Party po natin mamaya. Pangalawa, Linggo ng Wika. Pangatlo, may pangatlo pa ho. Balagtasan mamaya. Anyway, can we just know sino po ang first time na nag-attend ng ating feast ngayon? Can we see a raise of hands, please? Amen? They are all around us. Can we ask you to please all stand? Pakitayo po para naman po na makita namin kayo in full view. Palakpakan po natin sila. At hindi lang po yan, pag-pray natin sila. Can we do that? Can we extend our hands towards them? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh dear Lord Jesus, these are our new friends you have sent to us today. We know that you have talked to them, you have touched them in a very special way today. That's why they are all here today, oh God. Panginoon namin, dinadasal lang po namin na pagkatotoo ka sa kanilang buhay, sa kanilang aspeto, lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Lahat po ng kanilang gagawin sa langgong ito at sa darating pang mga araw ay maging lubos na payapa at maging tagumpay, Panginoon. Itinadasal din po namin na i-bless mo ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Magkaroon sila ng kapayapaan, ng magandang kalusugan, at magandang hanap buhay sa darating na panahon. At sana po ay makasama po namin sila sa mga darating na linggo pa at darating na panahon. All this we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin sila. Meron po kaming maliit na regalo sa inyo. Nawala na yung nakatayo dahil nagbe-breakfast yata. Meron po kami small doon bubunta doon. Nasa siomay. Nauna yata kumain ng siomay. Anyway, palakpakan po natin sila. Salamat. At meron pong isang mahalagang announcement kami ngayon. Isa lang po, napakahalaga. Sa susunod pong linggo, December 29, wala po tayong feast. Wala pong tao dito ha, baka yung mga feast addict, kahit walang feast, nandito ha. Ang susunod po nating feast, ito tandaan nyo ha, ay sa susunod na January 5, 2022. Ay, well, 2022. Next year ho, January 5, 2020 na po tayo magkikita. Okay? Kasunduan po natin yan. Andito po ulit tayong lahat. Amen. Palakpakan mo natin si Lord. All right. But if you want to attend the feast, there will be one feast in the whole Mega Manila, December 29. Where? SMX, Samoa. I'll be preaching there also with the builder Doc Didoy and Migs Ramirez. Si Migs Ramirez ay isang builder dati na pumasok sa seminaryo at nagpapare.
Kaya kaming tatlo ang magtutulong-tulungan. Two sessions, 8:30 and 11 a.m. So if you're not doing anything on a Sunday this coming 29th, please go and let's have a feast together at SMX. All right. Thank you, brothers and sisters, for 1 year of supporting our feast here in Bellevue and the whole of Alabang. Thank you so much for you. Thank you. Ang malaking bagay ho sa amin is your attendance na kayo'y pupunta rito. Sana huwag kayong mapagod na pumunta at walang tigil ang inyong suporta sa ating ginagawa. Many lives are being changed by the feast. Kaya we want this to really, really grow as well. Let's all stand for our giving. Again, this is for our sacrificial offering. We give something special to the Lord. So we give this, put it here, and then give it there at the table. Tapos ito po yung ating regular giving, our tithe and our love offering. Lift them up, bow down your head, let me pray for you. Father in heaven, thank you so much for blessing us so much this year. And we want to give you something in return. That is why we would like to give our sacrificial offering to you. Happy birthday, Lord. This is for you. And our regular giving, our tithe, O God, bless them as well as we give them to you. This is from our hearts. And I pray, O Lord, give this back to my brothers and sisters 100-fold to bless them in their lives. This we pray and claim in Jesus' mighty name. Amen. Merry Christmas. Happy New Year, brothers and sisters. God bless you. Savior reigns.